Sino pong gumuhit ng mga yan, tita? Sabay turo ni Amberlynn sa tatlong obra na nakasabit sa isang bahagi ng dingding. Me, are you an artist? Mulagat nito. No, libangan ko lang yan, pero mas magagaling sa akin ang mga kapatid ko. Buong pananabik na kinuha ni Amberlynn sa nakasukbit na bat ang gintong medalya at ibinida yon. I got the first place in arts. Wow, ang galing naman! Lumarawan ang lungkot sa mukha ng bata dahil ang mga salitang yon ang gusto sana niyang marinig mula sa mga magulang. Bakit? Puna ni Helena. Umiling lang si Amberlynn. Ibinalik nito sa bag ang mga medalya. Angel wants to show me the flowers. Hindi na nag-usisa pa ang dalaga sa nakitang biglang pagbabago sa emosyon ni Amberlynn. Tinungo na nilang balkonahe kung saan naroroon ang ilang namumulaklak na mga orchids, roses at lilies. Maglaro na muna kayo rito ha, but don't get closer to the banister. Tukoy ni Helena sa barandilya ng balkonahe. Yes, tita! Maghahanda kami ng yaya mo para sa pagluluto ng spaghetti, okay? Tumangulang si Amberlynn na nahatak na ang atensyon ng mga bulaklak habang kausap ang hawak na manika. Let's go! Pagyayaya ni Helena sa gina. Tanaw naman sa kusina ang balkonahe na hinaharangan ng malapad at salaming dingding. Ma'am, kumakain ka po ba talaga ng spaghetti na may parsley? Tanong ni Irene sa pagitan ng paghihiwa na nabanggit na aromatic herb. Baka kasi nabanggit lang sa iyo yun ang alaga ko nung unang magkausap kayo at magkita sa park. Paborito ng pamilya ko ang estilong to ng pagluluto ng spaghetti. Ang mga magulang ko nagpauso nun. Wala kasi kaming sibuyas noon at naisipan nilang lagyan na lang ng parsley. May tanim si Papa sa likod bahay namin. At yun na, doon na nagsimula ang lahat. Ganun po ba? Bakit sa pamilya ni Amber, wala bang may gusto ng ganito? Bukod tanging siya lang po may ganitong kakaibang panlasa, ma'am. Natawa si Helena. Marami namang tulad namin. Usually nga lang sa ilang European countries. Usong stealing to na may parsley ang pasta. It adds aroma and taste. Maganda rin sa kalusugan. Hindi ko po alam yan, ma'am. Siguro dahil lutong Pinoy lang po talaga ang nalalasahan ko. Sandaling naging abala ang dalawa sa paghahanda at pagluluto. Isinisingit nila ang kwentuhan. Pero iniiwasan ni Irina pag-usapan ng pamilya ng alaga. Nangangamba kasi siya na baka madulas ang dila niya tungkol sa pagmamaltrato sa bata. Kapag nalaman ng mga amo na nagkukwento siya sa iba, baka maging dahilan pa yon ang pagkakawalay nila ni Amberlynn. Hindi siya dapat mawala sa tabi nito. Wow! Bulalas ng bata. Nang tawagin ito para kumain. It smells so good, tita. Let's eat. Maganang salo-salo ang tatlo. Nalibang sila dahil madaldal talaga itong si Amberlynn. At noon lamang nakita ni Irene na umabot hanggang sa mga mata nito ang ngiti, lalo na kapag tumatawa. Hindi ba kayo hahanapin sa inyo? Busy po lagi sa trabaho ang pamilya ni Amberlynn, ma'am. Kaya hindi na mapapansin kung nandun kami o wala sa bahay. Pwede kayong bumisita rito kung gusto nyo. Salamat, ma'am. Yumakap ang bata kay Helena. Will you miss Angel? Tumangulang si Amberlynn na tila ayaw kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Sandali lang. Humiwalay ito sa bata at dinampot ang teddy bear. I'll be back. Dinala ni Helena sa silid ang manika at kinalas ang damit nun. May processor mini chip sa katawan nito na nasa loob ng kwadrong maliit na kahon. Naka-imprinta ang dalawang salita roon. Delete at record. Pinundot ng dalaga ang delete para burahin ang lumang voice recording doon na inilagay ni Andrew at saka isinunod ang record. Ilang sandali pa, bumalik si Helena sa sala. Here, saad nito, sabay inabot ang manika kay Amberlynn. Press it. Tumalima naman ang bata. Let's play and be happy! Napahagikik naman si Amberlynn. Play happily with Angel, okay? Abot tenga ang ngiting tumango ito. Thank you, tita. Nagyakap uli ang dalawa at parang ayaw nang bumitaw ni Helena sa bata. She felt like she longed for that warmth and touch. Halika na, Amber. Opo, yaya. Inabot ni Helena sa bata ang isang papel na sinulatan kanina ng contact number niya. Take this. If Angel missed her mommy, call me anytime, okay? Yes, tita. Bye. Bye. Naramdaman na naman ni Helena ang pagguhit ng kirot sa kanyang puso habang hatid tanaw ang kumakaway at nakangiting si Amberlynn. Tiyak na hindi yon dahil sa manika na unang pagkakataong mawawalay rito, kundi sa bata na napalapit kaagad sa kanyang puso. Those two old fool! Hindi lang pagmumura ang pinakawala ni Amelia sa bibig
kundi binagsak din niya ang hawak ng mga papeles kung saan nakasulat doon ang notice of statement ng dalawang leading investor ng kanyang kumpanya. They are pulling out their shares for the betterment ayon sa rason na ibinigay ng mga ito. Faben Style has been in the world of fashion for more than 2 decades. She was the designer herself, from footwear, gowns and tuxedo, cocktail dress, and brassiere. Kapag nawala ito, para na rin siyang pinatay. Ma'am! What? Salubong na singhal ni Amelia sa pumasok na sekretarya. May tao po sa labas na gusto ko yung makausap. Sinabi ko na sa'yo na i-cancel mo lahat ng appointment at schedule ko ngayong araw. Hindi ba? Sorry po, ma'am. Natawagan mo na ba si Mr. Dallas at Mr. Ivanez? Tukoy niya sa mga investor na magkakasabay pang nagpadala ng notice of statement. Ma'am, sekretary lang po nilang laging sumasagot eh. Umiiwas po sila na kausapin ka. Dismayadong napasandal sa upuan si Amelia. Are they planning something behind my back? Napayukom siya ng kamao. Humanda sila sa akin sa oras na magkahanap ako ng papalit sa kanila. Ma'am, get out! Singhal ni Amelia. The man outside would like to invest in our company, ma'am. Napaupo ng tuwid si Amelia. At bakit ngayon mo lang sinabi? Tanga ka ba? Boba! Get him in! Yes, ma'am. Mabilis niyang pinasadahan ang sariling refleksyon sa salamin na nasa ibabaw ng mesa. Inayos na rin niya ang kalat doon. Ilang sandali pa, pumasok na ang lalaking postura at tindig. Masasabi agad na isa itong negosyante o nabibilang sa mundong may mataas na estado. Amelia Sandrejas, tumayo siya at inabot ang kamay ng bisita. I am Juston Arevalo. Nice to meet you. The pleasure is mine. Please have a seat. Thank you. What brought you here, Mr. Arevalo? My client sent me here to ask if Faben Style are looking for investor. She wanted to invest her fortune sa mga kumpanyang pwede niyang mapagkatiwalaan ng kanyang pera. And who is your client? She's a very private person, kaya naman halos lahat ng transaksyon sa kanyang mga negosyo, pinapaubaya niya sa akin. I want to meet your client personally for us to build a good rapport as partner in business. She's very strict, ma'am, when it comes to the rules of hiding her identity. If you can't abide with that, then I must take my leave now. Wait! Napatigil sa aktong pagtayo ang lalaki. If that's what she wants, then it's fine with me. Good. Ang totoo niyan, dalawa sa investor ko may malaking shares sa aking kumpanya ang sabay na umalis. So, I just came to the scene perfectly. Inilabas nito ang mga papeles sa attache case at inilapag iyon sa mismong harap ni Amelia. Please read. Hindi maiwasang mapaawang ang bibig ng ginang habang binabasa ang mga nakasulat sa papel. My client is a stockholder of Magna Carta Pharmaceutical and Laboratory. Have you ever heard it, Mrs. Andrejas? Of course, international. Nanginginig at nagniningning ang mga mata ni Amelia. She's exporting her products, pero hindi to kilala sa ibang bansa. But if she have money enough to put branches outside the country, sigurado siyang magiging tanyag ang Faben Style. What's your decision? The amount she wanted to put in my company covered almost 80% of all the shares. I hope she won't take over Faben Style in the future. Natawa ito. My client is a good person, ma'am, unless she was dealing with her enemy. Wala kang dapat na ikatakot kung hindi ka naman niya kaaway. Am I right? Of course! Ilang sandali pa ang lumipas at nagpalitan ng salita ang dalawa bago pumirma si Amelia sa mga naihanda ng papeles para sa tagpong iyon. Hindi na niya pinadaan pa sa kanyang abogado ang proseso. She was afraid she must lose the chance of saving her company kung lilipas pa ang araw o oras. At habang ninanamnam ng ginang ang ngiti ng tagumpay sa tinamong grasya sa araw na yun, pinadalha naman ang mensahe ni Aston sa cellphone ng kliyente nito. Mission accomplished. Nakangiti namang inilapag ni Helena sa tabi ang cellphone matapos basahin doon ang mensaheng ipinadala ni Aston. Pagdating talaga sa usapang pera, may mga tao talaga na hindi gumagamit ng isip. They grab every possibilities to earn fortune. As I was saying, Magna is opening its door for investors. And putting up a laboratory here in the Philippines would not just benefit us, but the country as well. Our products are in demand all over the globe, so as our names and reputation. Tumangutango sina Mr. Dallas and Mrs. Ivanez na pareho pa rin nakangiti. These two pulled out their shares at Fab Style para ilipat sa mas maganda at malaking kumpanya. Who would not be tempted if the offer comes from Magna Pharmaceutical and Laboratory
Nasisiguro kong hindi kayo magsisisi sa pagtitiwala sa amin. Pagtatapos ni Helena sa matagal na pagsasalita. She don't need to pursue the two dahil alam naman niya ang kakagat ang mga ito sa kanyang offer. But she must not show obvious na may ibang motibo sa likod ng pag-aalok niya ng partnership sa dalawa. We're happy to invest in Magna, wika ni Mrs. Ivanez. Na sinang-ayunan din naman kaagad ng kasama. Settled then. Nagkaamayan ang tatlo. Where the Magna planning to build a laboratory? Napatingin ang dalaga kay Mr. Dallas at ngumiti ito. I will let you know as soon as nakausap ko na ang may-ari ng property na magtatayuan ng laboratorio. But rest assured that the place is the right spot for Magna. We'll wait for the news. Helena silently tapped the table with her fingertips. At bago pa natapos ang pagbibilang ng sampu sa isip, tumunog na ang kanyang cellphone. It was just on time. Nagpaalam siya sandali sa dalawa at tinuwa ang dulo na kinaroroonan ng upper deck ng isang eksklusibong kainan. Hello Dick, kumusta naman ang lakad mo? Andrew did it well. Napangiti si Helena. How was it? As predicted, pagkatapos ng magkakasunod na pag-collapse ng ilang structure ng mga building at residential area, he has no other choice but to sell it. Wala namang namatay, di ba? Wala, pero kailangan may masaktan para mas maging kapanipanawala yun. But don't worry, hindi critical ang lagay ng mga to. Nabura ang pag-aalala ni Helena. So, Dynamic Building is under turmoil now. Exactly, siguradong hindi na maipinta ang mukha ng mga yun. Nakalarawan na nga sa kabuuan ni Manuel ang pagkadismaya at galit sa mga oras na yun habang kausap ang kanyang management at legal team. The Regal Oasis filed already a lawsuit against DBK at hindi na rin ipinagpatuloy pa ang lahat ng ongoing projects under Dynamic. Umabot na ng 280 ang mga sibilyan na nagre-reklamo at humihingi ng compensation sa anim na insidente na magkakasunod na nangyari. After hearing the news of our misfortune, pinatigil ng lahat ng ating mga kliyente ang nakalinyang proyekto sa DBK. Napahilot sa sentido si Manuel. Hindi niya lubos maisip na sa isang iglap lang, maglalaho ang ningning na iniingatan niya ang kumpanya. Halos 8 taon na namamayagpag yun sa kasikatan. The incident seems too suspicious to me. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Manuel. We've been working with Legal Oasis for more than 8 years. Pero mga bagong proyekto lang natin sa kanila ang nagka-problema at halos sunod-sunod pa. Hindi kaya sinasabotahin nila tayo? I feel suspicious too. Pero wala namang misunderstanding na nangyari between Regal Oasis and DBK. Napabuntong hininga muna si Manuel. Axel, tawag niya sa sekretarya na mabilis din namang lumapit. Make an appointment with Andrew Guillermo. Nagkatinginan ng mga naroroon sa biglang pagsingit ng pangalang malayo sa kanilang pag-nag-uusapan. Who's Andrew Guillermo? Napatingin siya sa nagtanong na abogado. Nangako ako sa kanya na pananatilihin kong lihim ang kanyang pagkatao. But this situation is forcing me to break it. He is the real owner of Regal Oasis. That's impossible! Salungat ng isa. Regal Oasis is owned by Romeo's clan. Al Romeo is just one of his puppet. A puppet? Natawa ang pinakamatanda sa grupo. The Romeo clan will kill you once they hear that word. Biglang napipilan si Manuel. Ang Regal Oasis ay matagal nang nagpasalinsalin sa pamilya ng mga Romeo. Wala pa ako naririnig na may Andrew Guillermo sa kanilang angkan. You let someone hoax you? Pinukul muna ng matalim na tingin ni Manuel ang kaharap na finance manager ng kanyang kumpanya. Bago dinampot ang cellphone at tinaparoan ang numero ng head security ng pamilya. Jom! Alamin mo ang pagkakakilala ni Andrew Guillermo. Yes, sir. I want it ASAP. Matapos putulin ang tawag, binalikan ni Manuel sa isip ang dalawang pagkakataon na nakita silang dalawa ni Andrew at iyon ay parehong may kaugnayan kay Helena. Sunod-sunod siyang napailing. Imposible na may koneksyon ang mga nangyayaring magkakasunod na insidente sa nakaraan dahil mahigit 8 taon na na walang gumugulo sa kanilang pamilya. Cheers! Masayang itinaas ni Connie at Amelia ang kanilang mga kupita at sinaidang lamanon. Nangangalahati na rin halos ang bote ng alak, pero hindi pa nagpapaawat ang dalawa sa pag-inom. I still can't believe it until now, na ako ang napiling modelo ng Blossom and Scent, wika ni Connie. Ang nabanggit nitong beauty product ay tanyag sa iba't ibang bansa. I'm going to show them na hindi talaga sila nagkamali because I am the best in this industry. Isang modelo si Connie. Kilala ito sa pag-iendorso ng iba't ibang mga produkto. She has a beauty and a body
kaya madalas itong pag-agawa ng mga advertiser, producer at director. Lucky sin din surprising, iha. I thought na katapusan na ng Fab and Style dahil sa pag-alis ng dalawa kong investors. But then, an angel came to save my day. Muling iniangat ng dalawang kupita at tinungga ang liko doon. Nagsalin pa sila habang ibinibida sa pagitan ng pag-inom ang swerte sa kanila na ay dumapo. Ang kasiyahan ni na Amelia at Connie ay taliwas sa galit na nakalarawan sa mukha ni Manuel nang pumasok sa sala. Honey, puna ng ginang. Is there anything wrong? Bakit parang pasan mo ang daigdig? Hindi lingit kay Amelia ang sunod-sunod na insidente ng Dynamic Build King. Kahit wala silang pakialaman ng asawa sa kanika nilang mga negosyo, apektado pa rin siya dahil siguradong mahihila sa kontrobersya ang pangalan at reputasyon ng pamilya. May bago bang problema? Pabagsak na naupo si Manuel at napabuntong hininga ng malalim. Nagkulaps ang left wing ng Emperor Cinema sa Ortigas. What? Bulalas ni Amelia. She was not expecting it too soon dahil alos isang buwan pa lamang naman ang lumilipas nang bumagsak ang ilang parte ng ginagawang shopping arcade sa Harrison. Honey, what is it? I mean, paano nangyari ang ganitong kamalasan sa kumpanya mo? Dad, untag ni Connie, may sumasabotahe ba sa inyo? It was obvious. Direct ang komento ng ginang. But who have the guts to do that? The regal oasis itself, sagot ni Manuel. That's impossible, salungat ni Amelia. You and Regal have been working together for more than 8 years. Bakit ka naman nila isasabotahe? Only if someone offered them a fortune worthy than my company. Anong ibig mong sabihin? Sino maglalakas ng loob na kalabanin ng mga Sandrejas? That creep. Who? Andrew Guillermo. Napakunot ang noon ni Connie. Is it the man na nagtanggol noon kay Helena ng araw na sumugo dito ang babaeng yon? Tumango ang Ginoo. He is the owner of Regal, right? That cripple hooks us. But why? In the first place, hindi naman natin kilala ang lalaking yun, di ba? Pagtatak ni Connie. Iisang pangalan ang nasa kanilang isip. Is he somehow related to Helena? Tanong ni Manuel. Sinasabi ko na nga bang malandi ang babaeng yun eh, asik ni Connie. Hindi kaya si Andrew ang ama ni Amber? Shut up! Sigaw ng ginang. Baka may makarinig sa'yo. Walang dapat makaalam ng totoo. Natuon ang tingin ng tatlo. Nang may maaninag silang anino sa tagong bahagi ng bukana patungong kusina. Sino yan? Tumayo si Manuel. Isang pares naman ng maliit na paa ang tumakbo patungo sa tagiliran ng malaking cabinet. Nagtago ito habang nanginginig ang buong katawan. Meow! Meow! Nakahinga ng maluwag ang Ginoo nang makita ang alaga nilang pusa. Matapos ilibot sa paligid ang tingin, bumalik ito sa sala. Dumiretso si Amberlyn sa banyo na makapasok sa sariling silid at hinuba doon ang salawal na naihiyan. Anong ginagawa mo riyan? Napapitlag ang bata mula sa tulalang pagkakaupo sa sahig at tinangala ang tagapag-alaga. Yaya! Bakit nakahubad ka? Anong nangyari sa'yo? Pag-aalala ni Irene. Habang hinahagod ang likod ng alaga, ay nararamdaman niya ang panganginig doon. Yaya! Humiwalay siya ng yakap at hinarap ang bata. Nagpakita ka na naman ba sa kanila? Umiling si Amberlyn. Hindi po. Nagtago po ako. Nakasalubong ko kanina ang lolo mo. Mainit ang ulo niya kaya huwag na huwag ka munang lalabas ng kwarto mo. Tumango ito. Sandali lang at kukuha kita ng pampalit. Muli nitong niyakap ang mga tuhod nang makalabas ang ginang at inisip kung tama bang sabihin sa tagapag-alaga na rinig nito. Halika, tuhugasan muna kita, wika ni Irene nang makabalik ito. Yaya, hindi ba ako anak ni Daddy? Napahinto ang ginang sa ginagawa at tiningala ang alaga. Bakit naman naitanong mo yan? Nagdalawang isip ito. Naisip ko lang po, ipinagpatuloy ni Irene ang pagbibihis dito. Ang Daddy mo ang kamukha mo rito, no? Talaga po? Oo, pareho nga kayo ng ilong at mata. Kamukha ko rin po ba si Mommy? Wala kang ibang minana sa kanya kundi ang pagiging maganda. Mas maganda ka pala kaysa sa Mommy mo. Pero sikreto lang natin yun, ha? Tumango naman si Amberlyn. Binura nito sa isip ang takot. Halika na, matulog ka na. Maaga ka pa dahil may pasok bukas, di ba? Kinarga ni Irene ang alaga patungo sa higaan. Huwag kang lalabas, ha?
Inulit-ulit lagi ng ginang ang paalalang iyon para rin maiwasan ni Amber init ng ulo ng pamilya nito. Higit sa lahat, ang pisikal na pananakit ng mga ito sa bata. Good night, Yaya. Hinalikan niya sa noong alaga na maiayos ito sa higaan. Good night, baby. Pumikit si Amberlyn at pinilit ang sarili na matulog. Pero ayaw itong dalawin ng antok kahit nagpapalingbaling na ito sa higaan. Angel, tawag nito at yakap sa manika. Namimiss mo ba ang mommy mo? Bumangon nito. Inabot ang cellphone na nasa side tape nang patunugin ang manika. Hello? Tita Ella? Amber! Itinas nito ang manika at nilapit sa telepono. Mommy, I missed you. Mula sa kabilang linya, biglang natigilan si Helena. Maliit at kakaiba man ang pinakawalang tinig ni Amber. Pero naghahatid ng ligaya ang pagtawag nito sa kanya ng mommy. Tita Ella, napukaw ang diwa ng dalaga nang marinig ang orihinal na boses ng bata. Tell Angel I missed her too. Okay, I miss you also, Amber. Napangiti ito. And I miss you too, tita. Matulog na kayo. May pasok ka pa bukas sa school, di ba? Tita? Pwede ba tayong magkita sa park after my school tomorrow? Sure! Maraming mahahalagang lakad si Helena bukas. Pero hindi niya matanggihan ang bata. Good night, tita. Good night, baby. Good night, mommy. Muling nagdulot ng ligaya sa puso niya ang katawagang iyon. Good night, Angel. Sabay na pinutol ng dalawang linya, pero nanatili silang nakatitig sa cellphone na para bang ayaw pa nilang tapusin ang kanilang pag-uusap.